Hi guys, welcome to my channel with Ascension Vlogs. So, nagiging viral ngayon yung stat o pag-aaral na ginawa ng NEDA tungkol sa masasabing hindi ka daw mahirap kapag ka nakakain ka ng 21 pesos per meal. So, parang lumalabas na kapag meron kang 64 pesos sa isang araw, makukonsider kang hindi mahirap. So, bigyan natin ng isang pag-aaral. Makikita natin na kung nag-aaral ba talaga yung mga taga-NEDA. Kasi yung NEDA yung National Economic Development Authority. So, sila yung nag-aaral ng ekonomiya ng ating bansa. So, isang example lang. Ang sinabi sa noodles ay nagkakahalaga ng, ang sinabi niya, 7 pesos. Sample lang ito. Binili namin sa Pure Gold. Pansit, although pansit ka nun to, 14 pesos. So, napaka, ito yung pinakamura, 14 pesos. Imagine mo, pag sa hindi ka makabili, siyempre, basa-basa, isang piraso sa Pure Gold ng ganito. Kasi, siyempre, sasayangin mo lang yung effort mo, yung pagod mo. Pag sa tindahan mo ito binili, more or less, 20 pesos. So, 21 na sinabi, hindi ka nagutom. So, ito ang sukli na piso. Pero, paano mo iluluto ito? Paano mo kakainan? Hindi mo kakainan ito ng hilaw. So, syempre, kapag niluto mo ito, gagastos ka pa ng gas. Kung malapit ka sa Pure Gold, pwede kumulakarin. Okay. Pero kung malayo ka, pamasahe mo. Tapos, bibili isang piraso lang. So, hindi okay, di ba? Kasi sabi din ni ng NEDA na isang administrator na si NEDA, nakalimutan first name ay Nograles, yung copy stick daw nagkakahalaga ng 4.10. Ay, hindi, actually hindi copy stick kasi sinabi niya 3-in-1. Ito pa lang sample na to, hindi binili namin to sa Pure Gold, pero syempre yung bultuhan na binili namin, ang halaga nito kung yung isang pakabili namin ay 110 tapos 49 pieces. So, 49 pieces yun, binibide ko. So, from 110.50, lumalabas na 2 pesos and 30 centavos. Pero, sa pagbinili mo ito sa tindahan, is equivalent to 4 pesos. This is purely, ano lang, black coffee. Hindi siya 3-in-1. So, 4 pesos na agad. Medyo sumablay tayo konti dun. Kasi sabi nga ni NEDA, ay 4.10 ang suggested retail price. Hindi yung pwede sabihin suggested retail price yun sa may tindahan. Sa ano lang to? Sa grocery. So, hindi naman pwede. Siyempre, na ito kaya tayo nag-vlog tayo ng ganito. Eh, marami na tayo mga kapwa vloggers na ganit na kinakomment ito. Itong bagay na to. Usaping 21 pesos. Saan darating ang 21 pesos mo? So, yun ang masasabi natin. Kayo, comment down below. Like nyo muna ito. Share, subscribe kung di po kayo subscriber. At sa mga naka-subscribe na sa akin, pakishare na lang din. And comment yung thoughts nyo about that 21 pesos na sinasabi ni NEDA na hindi ka daw mahirap kung kaya mo mag-afford ng isang meal ng 21 pesos. Student meal lang, kulang pa yata yun. Okay, so God bless you always. Stay safe. Bye for now. See ya.